na partially muted yung video ko about sa Wanda Sanderiana, kaya napilitan akong gumawa ng panibagong video. So sakto naman, merong bulaklak yung tatlo sa Sanderiana ko dito sa garden. Kaya ipapakita ko sila sa inyo para sa video na to. Sa mga nagko-collect talaga ng orchids, siguradong mainstay o main plant nila sa kanilang collection yung Wanda Sanderiana o kilala sa tawag na waling-waling. So ito yung talagang isa sa mga gems na mga collector natin sa mga orchids. Sa mga Wanda Sanderiana ko dito sa garden, dalawa lamang yung supplier ko na trusted and tested. Sa mga mature form, si Sir Carmichael Macaraeg. Tapos naman sa mga seedlings, ang kinukuhanan ko dyan yung si Ma'am Christine Balane. So yun yung mga seedling nila, napakaganda. So trusted sila talaga pagdating sa mga Wanda Sanderiana, tsaka legit sila ng mga seller. Sila din yung mga nakikita ko na mga seller na mababa yung presyo pagdating sa mga seedlings at tsaka sa mga mature form. Isa sa mga visible characteristics ng mga Wanda Sanderiana o waling-waling ay yung hindi nila masyadong pag-uugat. So maselan sila sa paglalabas ng ugat. So minsan sa isang taon, dalawang ugat lang ilalabas nila o kaya tatlo. Pero hindi naman sila patay. So maano lang talaga sila sa pag-ugat. Kaya karamihan sa kanila, para ma-adapt yung characteristic na yon, inaalis nila yung pinaka lower part na dahon nila para hindi masyadong aksaya sa enerhiya ng halaman. Kaya madalas sa mga Wanda Sanderiana, mga leggy sila o walang dahon sa ibaba. Tapos yung mga Wanda Sanderiana, napaka slow grower nila. So matagal sila bago mag mature form, usually nasa 4 to 6 years bago sila maglabas ng flower spike. Sa bulaklak naman, marami silang shade na kulay na pwede mong makuha sa Wanda Sanderiana o waling-waling. So tulad nito, iba yung kulay ng bulaklak nito dun sa isang nag-open. So tingnan natin yung nag-open kanina. So iba yung kulay niya. Pero halos naman na yung shade niya, hindi naman masyadong lalayo. Pero hindi siya katulad talaga nung kanina. So ito medyo lighter yung pink niya at saka greenish yung bandang ibaba. Yung kanina medyo red siya. So ikumpara natin sila. Ayan, so kitang kita yung pagkakaiba ng dalawang Wanda Sanderiana. Although pareha silang Wanda Sanderiana, magkaiba sila ng shade. Tapos yung bulaklak ng Sanderiana, karamihan makikita mo yung full color niya after 1 week or 2 weeks. Doon mo makikita talaga yung pinaka real color niya. Tapos meron din pagkakaiba yung bulaklak ng mga Sanderiana sa mga regular strap natin. So alam naman nyo yun. So walang nectar spore yung mga authentic na Wanda Sanderiana. So wala silang naka protrude na nectar spore. So ikumpara natin sa iba na mga strap. So visible yung kanyang nectar spore sa bandang likuran. Ayun siya. So naka-protrude yung nectar spore nila. So ito pa yung isa. Ayan. So meron siyang nakalabas na nectar spore, yung patilos sa bandang likuran. Tapos pag may nakita kayo na Wanda Sanderiana na binebenta na napakamura, so medyo magtaka na kayo doon. Kasi yung isang mature na Wanda Sanderiana, usually nasa 1,000 plus ang halaga niyan kung authentic siya. So pag may binenta sa inyo na 500, 600 or 700 na Wanda Sanderiana, baka hindi siya yung pure, pwedeng mga crossbreed na yung mga yon. Kaya para makasigurado kayo, pwede kayong bumili kay Sir Carmichael Macaraeg ng mga mature o kaya naman kay Ma'am Balane ng mga seedlings. Mga authentic talaga mga yon. So maliban sa mga Sanderiana ko na regular, meron pa ako talagang hinihintay na magbulaklak sa mga Sanderiana ko. So ito yung mga Alba. So mas maganda para sa akin kasi yung itsura ng Alba. So ito yung medyo
white and green ang combination. So ito sila. Meron akong apat na alba dito pero wala pang nagbulaklak ngayong taon. So hinihintay ko pa kasi karamihan August to October doon naglalabas ang mga spike na mga to eh. So sana meron lumabas ngayon. Tapos yung sa alba, isa sa mga pagkakakilala ng mga yan yung sa kanilang ugat. So green yung ugat nila kumpara sa medyo dark na kulay ng regular na sandariana. Yun nga lang, mas mahal ang presyo ng mga alba kumpara sa mga regular na sandariana. Okay, so yun na yung video natin about sa Vanda sandariana o kilala sa tawag na waling-waling. So hanggang dito na lamang ang ating video. So salamat pa rin sa mga patuloy na nanonood ng mga videos ko dito sa channel. So hanggang sa muli, paalam!